na, nabanggit mo na itong startup PH ay one of your biggest breaks. Mm. Pero paano masabi to eh, ang dami mong nagawang teleserye sa GMA, na lead role ka din. Tapos, ang dami mong napanalunan, sabi nga ni Bubay kanina na mga awards. International awards. Mm. Bakit itong startup PH yung kinoconsider mo as your biggest break? Pa-usulit lang din naman yung tayo. Open and close. Actually, kinoconsider ko rin yung mag-aago as my biggest break. Kasi grabe yung ano ko dun, grabe yung mga ginawa ko dun, grabe yung maturity ng role ko. And then yung mga love scenes. Mga daming issues eh. Masama na yun, masama na. Trending palagi. Yes, tara na. Kahit tapos na, di ba? Hello! Hello po, let's hula hoop! Sorry lang. Pero congratulations dun kasi talaga pahinga yung Jerry Gonzalez naman talaga, di ba? Kung magkabi ng positive, ano, ang tawag nito, naging positibo yung dating sa life mo, mas dumami pa yung mga projects mo. Yes. Kasi binalingan mo naman talaga, di ba? At eto ka, nag-research kami ni Pipita. Grabe ha, it's been 10 years na pala since nanalo ka sa Prodigy. Grabe! So baka naman. 10 years na yun, no? Dapat ipon. Bubrautin lang natin siya. Mamagagas sa sarawin. Gines na, inetyo sa akin. Ayan nga, kung babalikan mo yung Jeric before 10 years ago, nung sumasali ka pa lang sa Prodigy, ano na ba yung mga biggest changes na nangyari sa life mo since Prodigy winning? Malayo. Kasi dati, sobrang ano ko, mahihiyain. Tapos, parang pag-introvert, hindi talaga ako ay isama socially. Parang hirap talaga ako kasi dati naman, ano yun, nursing, pag-aaral ako. And then, doon sumasali ako sa mga pageants, pero hindi ako socially ano talaga. Yung hindi ako sanay sa mga tao. Pero nito, So, ito na nga, ikaw si Dave Navarro sa Startup PH. Alamin natin ngayon kung ano ang differences at similarities ni Dave Navarro kay Jerry Gonzalez. Bakit? Ito, Jerry, kung mangyayari dyan, dugtungan mo lang ang mga sasabihin namin ni Pipita. Okay, ready ka na ba? Ready na. Kanina pa daw siya kinakabahan. Tignan natin kung masasagot niya ito. Ito na! Kung si Dave ay mahilig sa computer, si Jerick naman ay mahilig sa? sa pagkain. Pagkain. Okay, kung si Dave ay magaling sa math, si Jerick ay magaling sa? Magaling sa history. History, kasaysayan. Tama. Learn of the past. Yeah! Forget the past. Past is past. Ay nagpanggap bilang ibang tao, si Jerick ay minsan ding nagpanggap bilang? Sasagot ko dun. Bilang nagpanggap bilang ano karakter dun sa isang teleserye niya, ganyan. Bilang si Derek. Diba? Ilan na ba yung naganapan mong mga characters dati sa iba't ibang mga teleserye yung ginawa mo? Kung mabibilang mo ha, mula sa ilan na? Sobrang dami na, hindi ko na mabilang. More than 10? More than 10. Grabe. Oh, grabe. Siyempre, 10 years na siya dito. 10 billion. So, bobo ako. Kasi hindi ko na-realize yun. May point ka na. Okay. So, kung si Dave ay mahihiyain sa girls, si Jerick naman ay... Pinapawisan ako. Oo. Jerick naman ay...
gentleman. Gentleman. Kaya siya may yain. Yes. Ganun lang talaga dapat gentleman palagi. Tawa, 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 tawa.